Sa huling bahagi ng ating kwento, ay nakita ni Legazpi si Mang Jose na sumisigaw at tumatakbo dahil hinahabol ito ng amaranhi. Agad niya itong tinulungan at hinarang ang humahabol ditong amaranhi. Agad siyang sinalakay nito at nagkaroon sila ng mainit na labanan. Nang magapi niya ang amaranhi, ay nakita niya si Mang Jose na kinukuyog ng mga itim na paru-paro. Parang nais ng mga ito na iangat ang matanda. Mabilis siyang nagtatakbo para sa kululuhan nito. Ngunit hinarang siya ng mga amaranhi at pinagtulungan siya. Hindi niya magawang makawala dahil sa bukod sa mga amaranhi ay may kasama pa itong mga malalakas na aswang. At habang nangihina siya sa mga tinamong kagat at kalmot na mga amaranhi, ay biglang lumitaw ang malaking tubig na bilog. Nakalutang ito sa tapat ng malaking sanga ng isang puno. At mula rito ay lumabas ang mga nagliliparang palasok. Tumama ito sa mga amaranhi at mga aswang na nakakapit sa kanyang katawan. Sani upang makabitaw ang mga ito at pagkatapos ay nalusaw ang mga ito matapos sumahid sa lupa. Biglang nagpakita ang kanilang pinuno. Umusal ito ng mga orasyon. Nakita ni Legazpi ang paglitaw ng tilagomang itim at binalot ito ang kanyang katawan. Nakaramdam siya ng ginhawa at nawala ang kanyang mga sugat likha ng mga amaranhi. Ipinaalala sa kanya ng kanyang pinuno na mas gusto nitong ialay sa kanya ang kanyang kaibigang albularyong antingero. Nang tuluyan na nga mawala sa paningin ni Legazpi ang kanilang pinuno at si Mang Jose, ay nagbalik sa normal ang lahat. Tila walang kababalaghang nangyari kani-kanina lamang. Hindi tuloy matiyak ng binata kung ang lahat ng mga nangyayari at nakikita niya ay totoo o ito'y bahagi lamang ng panliling lang ng isip na dulot ng pangyayanggaw ng matandang aswang na si Mang Jose. Hindi niya na alam kung alin sa mga nagaganap na ito ang totoo at alin ang bunga na lamang ng karunungang itim ng matanda. Ano't ano man iyon ay isa lamang ang tiyak ni Legazpi. Hindi na normal ang mga nangyayari sa kanya at lahat ng ito ay hindi niya na makontrol. Ganun pa man, ay napilitan pa rin siyang sumunod sa mga utos ng pinuno. Hindi niya na matyak kung totoo ngang umiiral o bahagi na lamang ng kanyang imahinasyon. Naguguluhan man, ay ipinasya pa rin niyang abanga sa hasyenda ang kanyang dating amo na si Don Pico upang isakatuparan ang kanyang plano. Nagbabaka sakali siyang bumisita ito sa mga alaga nitong hayop sapagkat wala pang mga bagong bantay at katiwala sa lupain ito. Subalit inabot na siya ng buong maghapon ay hindi ito sumipot doon kaya napilitan na siyang umuwi. Nang gabing iyon ay binagabag siya ng maraming alalahanin. Naisip niya ang kanyang mga munting negosyo. Ayaw niyang isipin na ito isa rin sa mga bunga ng hipnotismo ni Mang Jose. Hindi niya matanggap na ang tungkol sa mga salapi at swerteng tinatamasa niya ay bahagi ng ibang dimensyon sa kanyang isip. Na ang tungkol dito ay hindi rin totoo. Marami na kasi ang katanungan sa kanyang isip tungkol sa mga nakikita at nangyayari sa kanya. Ang mga kakatuwang paglitaw ng mga amaranhi na hindi niya mahanapan ang sagot kung saan nang gagaling. Bakit siya lamang nakakakita sa mga ito at siya lamang ang sinasalakay? Nakakapagtaka na lumilitaw ang mga amaranhi sa mga sandaling wala siyang kasama at naroroon siya sa mga alanganing lugar. Pumasok sa isip niya ang kaibigang si Indo. Alam niyang isa itong malakas na antingero
at mahusay na albularyo. Hindi niya alam kung matatakot ba siya rito dahil sa taglay nitong lakas. Aaminin niyang bagamat nahihirapang siyang unawain ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay sa ngayon, ay hindi niya maitatanggi na masaya na siya rito. Totoo man ang lahat o hindi, ay kontento na siya at maligaya. Kaya hindi niya mapapayagan ng sinuman na hadlangan ang kanyang kaligayahan, kahit pa ang sarili niyang matalik na kaibigan. Napaisip siya kung ano ang magiging reaksyon ng kaibigan kapag nalaman na siya ang dumukot sa pamangkin nito. Kinabukasan ay sinalubong siya ng masamang balita. Ipinasara ng munisipyo ang pwesto niya sa palengke sa bayan dahil sa mga petisyon ng ibang may-ari ng tindahan. Hindi umano siya sumusunod sa mga itinakdang presyo ng mga paninda. Ang kanyang palagi ang baksak presyo ay nagkakaroon ng masamang epekto sa presyuhan sa merkado. Sanay upang malugi ang ibang kapwa niya may-ari ng pwesto. Ilang araw pa ang lumipas ay nagkasunod-sunod ang kanyang kamalasan. Nagkasakit ang kanyang nanang at kapatid at kailangan ng malaking halaga para sa gamutan. Dinala niya ang mga ito sa doktor dahil wala namang magawa ang mga orasyong natutuhan niya mula sa libretang itim upang mapagaling ang mga ito. Naguguluhan si Legazpi. Para saan pala ang kapangyarihan ng munting aklat na iyon? Wala na bang bisa ang swerte niya na ibinasbas sa kanya ng kanilang pinuno? Bakit unti-unti nang nauubos ang kanyang salapi, gayong hindi pa man siya lubusang yumayaman? Hindi pa nga niya nararanasan ang sinasabi ng kanyang pinuno na mahihiga siya sa karangyaan. Parang nais niyang manlupaypay sa mga sunod-sunod na dagok na iyon sa kanyang buhay. Isang tanghali ay napaigtad siya nang marinig sa labas ng bahay nila ang pag-uusap ng dalawang nagdadaan. Nabanggit ng mga ito ang pangalan ni Indo. Ako, buti na lang at dumating si Indo, ano? Matagal din ang ginagawa niyang panggagamot sa batang kinuha daw ng engkanto sa kabilang probinsya. Narinig niyang wika ng isa. Hindi niya malaman kung bakit bigla na lang ang kabog ng kanyang dibdib, na parabang nais siyang pangatugan ng tuhod sa narinig. Nakauwi na pala ang kanyang kaibigan. Nag-aalala siya na baka alam na nito ang nangyari. Gulo ang isip na bumaba siya ng bahay at naglakad-lakad. Hindi niya alam kung magtutungo ba siya sa ospital para alamin ang kalagayan ng kanyang ina at kapatid na binabantayan ng kanyang tiyuhin at kapatid na bunso. Ngunit naipa siya niyang huwag na munang tumuloy. Kailangan niyang makalangap na sariwang hangin at makapag-isip-isip. Kaya nagpunta na lamang siya sa isang maliit na kakahuyang malapit sa kanila, kung saan niya inilibing ang sumalakay na maranghig sa kanilang bahay. Subalit nagtaka siya, sapagkat wala siyang nakitang anumang bakas ng kanyang pinaghukayat, gayong ilang araw pa lamang naman ang nakalilipas. Habang sinisipat niya ang eksaktong dako kung saan niya inilibing ang amaranig, ay biglang dumating si Mang Jose. Nagtataka man kung paano siya nitong nasusundan lagi, ay hinarap niya ito. Huwag kang magtaka, binata. Mula nang maging yanggaw ka, ikaw at ako ay isa na. Malalaman ko kung nasaan ka. Sa ayaw mo man o gusto, ay masusundan kita. Ani nito na parang nababasa ang kanyang iniisip. Anong kailangan mo sa akin? Manilin lang ka. Hindi mo ba nakikitang wala na yung swerte yung pinagkaloob nyo? Nasaan na yung mga kayamanan at karangian na pinangako ng iyong pinuno? Wala naman. Kaya mari ba, tigilan mo na ako. Singal niya sa matandang aswang. Binata, nawawala sa iyo ang lahat sapagkat nag-aalinlangan ka. Alam kong kinagawa mo ang lahat upang kontrolin
ang pagkauha mo sa sariwang tugo, ang pagkagutom sa malinamnam na sanggol sa sinapupunan. Kailan ka ba huling tumikim? Kailan ka huling nag-alay ng inisenteng kaluluwa na Montes? Litanya naman sa kanya ni Mang Jose. Aswang ka na, pinata. Tanggapin mo na yan. Lahat ng karunungan ko bilang aswang na manyayang gaw at mambabarang ay ibabahagi ko sa iyo kung magiging mabait ka sa akin. Maging masunurin ka lamang at matutupad lahat ang ipinangako sa iyo. Dagdag pa nito. Hindi na rin nakatanggi si Legazpi. Nangyayain siya ni Mang Jose na sumama rito upang anito ay makita niya kung papaano niya barangin ang isang taong nais nitong patayin at ialay sa kanilang pinuno. Nang makarating na sila sa bahay nito, ay agad nitong ipinagyabang ang mga gamit nito sa pangbabarang at pangkukulam. Ilang saglit pa ay nagsimula na nga si Mang Jose sa kanyang seremonya. Kumuha ito ng isa sa mga manika nito at tinusok-tusok ng karayom. Pagkatapos ay pinaibabawan ng isang patay na palaka at itinali ito sa likod ng manika at nilagyan ng kahoy na nagsisilbing pinakatukod. Inusalan nito iyon ng orasyon, saka itinayo ang manika na nakatuhog sa kahoy na may nakataling patay na palaka, kasama ang kapirasong buhok na nakabaon din sa manika. Pagkatapos nito, ay kinuha ni Mang Jose ang kanyang kutsilyo at hiniwa ang likod ng palaka para ipahid ang dugo nito sa buong manika. Hindi mapigilan ni Legazpi ang mapahanga sa nakitang ginawa ng aswang na mambabarang. Ito ang aking alay sa ating pinuno. Humahalakak mang tura ni Mang Jose. Hindi alam ni Legazpi kung bakit nakadama siya ng kasiyahan sa mga nasaksihan. Tuluyan na nga siyang naging alipin ng kasamaan. Dahil sa mga problema niya, ay halos nalimutan na ni Legazpi ang palugit sa kanya ng pinuno. Isang araw na lang at matatapos na iyon. Kaya napilitan siyang unahin na lamang niyang tambangan si Lolo Indo. Saka na niya iisipin kung papaano niya mapapaslang ang kanyang dating amo. Tutalay tila mas gusto ng pinuno na alay ay ang kanyang dating kaibigan. Nang gabing iyon, ay inabangan niya ito sa landas na alam niyang dadaanan ng mga ito, papunta sa bahay nito sa bukid. Doon sa ilalim ng malaking puno, sa pakros na daan niya piniling abangan ng kaibigan. Sapagkat doon ay malayo pa sa bahay nito at sa iba pang mga kabahayan, maaari niyang magawa ang plano nang walang saksi. Tahimik siyang nag-aabang nang biglang lumitaw sa kanyang harapan ang kanilang pinuno. Nakalutang ito sa ere at galit na nagwika kay Legazpi. Anong nangyari at hindi mo nagagawa ang aking ipinag-uutos sa iyo? Nasaan ang handog mo para sa aking kaluwalhatian? Ani nito na nakakakilabot ang tinig. Tandaan mo, binata, kahit ang alagad kong si Jose mananagot sa oras na pumalpak kayo ngayon. Banta pa nito. Pagkatapos ay bigla siya nitong itinula sa pamamagitan ng pwersa ng mahikang itim. Pati hayang tumilapon sa dikalayuan si Legazpi. Takot na napatitig siya sa kanilang pinuno. Magsusugo ako ng elemento. Susubukan mong hikayatin ang ibang amarangi para tulungan ka. Kaya umanda ka. Kailangan mong madaig ang albularyo ng antingero na yan. Dumadagong-dung na wika nito, saka nawala sa kanyang harapan. Natigilan si Legazpi. Hindi niya alam kung namamalikmata lamang siya. Subalit parang daman-daman niyang nagkaroon nga kanina ng presensya ng ibang nilalang sa ilalim ng puno na kanyang pinagtataguan. Ilang sandali ring halos mainip na sa pag-aabang si Legazpi bago siya nakatanong ng lalaking may dalang sulok. Ngunit bago pa iyon nakalapit, ay may isang nilalang na naman
ang nagpakita sa kanya. Ito muna ay diwata niyang gabay. Sinabi nitong tutulungan siya nito sa kakaharapin na laban, sabay turo sa paparating na lalaki. Nang lubusang makalapit ang lalaking may dalang sulok, ay nakumpirma niyang si Lolo Indo ko nga ito. Nabigla siya nang biglang parang bulalakaw ito sa bilis na sinugod si Lolo Indo. Napanganga na lamang si Legazpi sa kanyang kinatatayuan. Nagulat pa ang binatang aswang nang may kung anong hayop ang biglang muntik na dumagit sa kanya. Napayoko siya dahil sa gulat. Ngunit agad din nakabawi nang makitang ang mga aswang na ito ang sinugo ng kanyang Panginoong Itim. Nag-ipon-ipon ang lahat ng mga ito sa kanyang harapan na tila ba mga sundalong handang sumabak sa giyera. Nasisiya na tinitignan ni Legazpi isa-isa ang mga aswang sa kanyang harapan. Sa pagkakataong iyon, ay tila nakatitiyak na siya ng panalo. Napangisi siya sa mga nangyayari. Pumapabor ito sa kanya dahil sa mga sandaling iyon ay nakahanda siyang kalimutan ng kanilang pinagsamahan at pagkakaibigan ni Lolo Indo. Huwag lamang siyang maparusahan ng kanilang pinuno. Nakita niya sumugod ang mga alagad na ipinadala ng kanyang Panginoon at sinalakay si Lolo Indo. Kampante siyang nagmasin mula sa kanyang kinatatayuan. Parang musika sa kanyang taenga ang mga sigaw ng kaibigan. Ngunit nakadama siya ng pagkabahala nang makitang parang iilan na lang ang aswang na nakikipaglaban. Napakunot-noot din siya nang hindi niya na makita ang albularyong antingero. Lalapit na sana siya upang alamin kung bumagsak ba ito. Ngunit nagulat siya nang biglang sumulpot ito sa kanyang harapan. Hindi siya makapaniwala na napabagsak lahat ng kanyang kaibigan, ang kanyang mga tauhan. Mabuti na rito ka, Indo, pagkukunwari ni Legazpi. Nagpanggap siyang walang alam sa mga nangyayari at siya man ay natatakot din. Ganun ba, Legazpi? Palagay mo ba mapapaglalangan mo ko? Inaakala mo ba hindi ko malalaman na kasama mo sila? Ha? Aswang na yanggaw? Asik ng kaibigan sa kanya. Sindak na napaatar si Legazpi sa nakitang galit sa kaibigan. Ngunit isang puwersang itib na mahika noon ang biglang humampas kay Lolo Induko mula sa gabay na diwatang itim ni Legazpi. Sumadsad sa lupa ang katawan ng nagulat na si Indo. Gumulong siya pababa ng maliit na burol na iyon. Ngunit nakahagilap ng makakapitang matibay na damong tinabako si Lolo Indo. Nang makabuelo, ay kinapa niya ang sukbit na itak. Hinugot ito, saka itinarak sa lupa, sabay bitaw ng malakas na orasyon. Nakita ni Legazpi nang bahagyang mahawi ang mga damo na animoy dinaanan ng bagyo at halos mabingi ang mga kasama niya mga elemento. Gulat na gulat ang mga ito nang lumabas ang mga gabay ng aking agwelo. Sinalakay ng gabay ng anting-anting na San Miguel ang gabay na diwata ni Legazpi. Nagpang-abot ang dalawa at nagsukatan ng mga taglay na bertud. Hanggang sa tuluyang nagapi ang itim na diwata. Nalusaw ito nang abutin ng malakas na hampas ng enerhiya na nagmula sa gabay ng anting-anting na San Miguel. Sa takot ni Legazpi sa nakitang pagkatalo ng kanyang gabay, ay nagtatakbo itong palayo roon hanggang sa nakarating siya sa pinakapangpang ng burol na may pangin. Hindi niya yung kayang talunin kahit gamitin pa niya ang kanyang bilis at lakas bilang aswang na yanggaw. Nataranta siya nang marinig ang mga boses ng mga kasamahan ni Lolo Indo na tila humahabol sa kanya. Parang nakahingi na iyon ng saklolo sa iba pang mga taga-baryo. Saklot ng labis sa takot ay nagpalingalinga si Legazpi kung saan siya susuling. Ngunit isang nakakasilaw na liwanag ang biglang tumama sa kanya. Ang liwanag ay likha ng isa pang gabay ni Lolo Indo. Pinaulanan nito ng sibat ang binata
ngunit hindi pinapatamaan. Laking gulat pa ni Legaspi nang may bumagsak sa harap niyang isang amarani. Patay na ito at tila sinunog ng kung anong agimat mula sa malalakas na antingero. Halos mabaliw na siya sa takot dahil wala na siyang masulingan. Nataranta siya nang maramdaman ang dumaang pana sa kanyang muka at dumapli sa kanyang tainga. Muli na sana siyang tatakbo, ngunit biglang humarang sa kanyang harapan ang kaibigang antingero. Lalong nangantog sa takot ang binatang aswang. Kita niya sa mata ng dating kaibigan ang di masayod na galit habang ngit-ngit na nakatitig sa kanya. Sunugin na yung aswang na yan! Narinig niyang sigaw ng isa sa mga kasamahan ni Lolo Indo. Napalood si Legaspi sa harap ng dating kaibigan nang dahil sa labis na takot. Sumuko ito at nangakong magbabago. Bigyan lamang siya ng pagkakataong mabuhay. Habang umiiyak na nakaload si Legaspi, ay bigla siyang tinadyakan at pinagpapalo sa ulo ng mga kasama ni Lolo. Agad naman itong pinigilan ni Lolo dahil gusto niyang mangyari ay maiuwi ng buhay si Legaspi. Pagdating sa kanilang bahay, ay iginapos nila si Legaspi sa puno ng ipil-ipil. Binakuran ni Lolo Indo ng orasyon at puderang palibot ng puno na pinagtalian nila sa binatang aswang na dati niyang kaibigan. Nang sumapit ang umaga, ay isinailalim ni Lolo sa interogasyon si Legaspi gamit ang espiritual na kaalaman niya. Sa mga pagtatanong ni Lolo, ay kung ano-anong elemento ang lumalabas sa katawan ni Legaspi. Nalalaman ito ni Lolo dahil sa mga paiba-ibang boses ng binatang aswang. Minsan nagiging boses demonyo ito. Minsan naman ay mabait na bata o babae at minsan ay matanda. Dahil sa dami ng elementong sumama kay Legaspi, ay gumamit ng puder si Lolo na pansamantalang magpaparalisa sa katawan ng binata. Marami pa kasing nais malaman si Lolo mula sa aswang na kaibigan. Pinilit ni Lolo na mapaamin si Legaspi sa lahat ng kababalaghang nangyari sa kanila. Itinanong din niya sa binata kung papaano at kung saan niya nakuha ang pag-aswang. Dahil sa puder ng pamparalisa ng katawan at pansakal, ay hindi makasagot si Legaspi. Hindi siya makakilos at makapagsalita. Tanging mata lamang niya ang gumagalaw. Umiiyak lang ito at nakikiusap sa pamamagitan ng mata. Inalis ni Lolo Indo ang orasyon ng pansakal, kaya nakapagsalitang muli si Legaspi. Napilitan itong isalaysay ng buong buo ang lahat ng nangyari sa kanya mula nang dumating siya sa hasyenda ni Don Pico. Ikinuwento niyang lahat-lahat ang naranasan niya at nakita mula nang makilala niya si Mang Jose. Maging ang mga kasamaan ng ginawa niya, pati na ang pagdukot sa pamangkin ni Lolo Indo ay ipinagtapat na niya. Isinuko rin ni Legaspi kay Lolo ang libretang itim na bigay umano ng pinuno sa kanya. Sa ganitong paraan nalaman ni Lolo Indo ang lahat ng karanasan na iyon ni Legaspi bilang aswang. Kung gayon, ay ang aswang namang babarang na si Jose ang pinuno na tinutukoy mo. Dahil sa magaling na gumamit ng karunungan ng ilusyon ng mababarang na iyon, napasunod kanya sa lahat ng gusto niya. Nang gagalaiting saan ni Lolo Indo, nalaman niya kasing si Mang Jose ang aswang na bumiktima sa isang kaanak namin noon. Nakalaban niya rin ito nang barangin ito ang isa sa mga pinsan ni Lolo. Ngunit natalo niya ito noon. Kabisado niyang mahusay itong gumamit ng ilusyon sa pakikipaglaban. Gaya ng pagpapalabas ng mga amaranhi o elemento na ang totoo ay sa isip lamang ng kalaban at ng ilang taong nais nitong isama sa ilusyon ng umiiral at hindi sa aktwal. Hindi ko akalain na sa mismong lugar kanya mapupunta. Kung alam ko lang, matagal ko na sana siyang tinapos. Wika pa ni Lolo. Patawarin mo ako, Indo. Iyak ni Legaspi. Ngunit galit na sumagot si Lolo Indo. Nagahaman ka rin sa pangako niya. Nagpailalim ka sa kasamaan. At nang damay ka pa ng mga inosente.
dahil naging sukab ka sa lakas at kapangyarihan. Maging sa akin ang nangsalapi. Kaya hindi kita mapapatawad. Mahabang wika ni Lolo, sabay usal ng orasyon. Pagdakay pinupog si Legazpi ng mga alitaptap sa mga mata. Nais mang maawa ng karamihan, ngunit wala silang magawa. Nararapat lamang kasi iyong kay Legazpi na nasakim sa pangakong pera at kapangyarihan. Ngunit nabigla sila Lolo nang bigla siyang sugurin ng tiyuhin ni Legazpi. Pinagsusuntok siya nito hanggang sa mabuwal. Napasubsob sa lupa ang aking Lolo at nagkasugat-sugat ang mga kamay at braso. Nagalit ang mga kasamahan ni Lolo Indo kaya ginulpi nila ang tiyuhin ni Legazpi. Sa gitna ng komosyon ay nagbanta si Legazpi sa mga taong naroroon. Ayon sa kanya ay darating daw ang kanyang Panginoon at dadamputin ang bawat isang kakampi ni Lolo at ihahagi sa dagat-dagat ang apoy. Naghihintay lamang umuna ito ng tamang panahon at nagpapalakas. Dahil awang-awa na si Lolo kay Legazpi, ay hinayaan na lamang niya itong maiuwi ng kapamilya sa bahay nila. Ngunit hindi inalis ni Lolo Indo kay Legazpi ang bakod ng puder ng pagkaparalisahan ng katawan. Walang kaalam-alam ang pamilya ni Legazpi na hindi mapapagaling ng kahit sinong doktor ang binata. Ginawa ito ni Lolo upang mapigilan na sa pambibiktima ang kaibigan. Sapagkat ang pagiging aswang na yanggaw na kumapit kay Legazpi ay hindi basta-basta yanggaw lang. Ito ay sumpang walang sumbalik na ipinataw ng mamabarang na aswang na si Mang Jose sa kawawang binata. At ang tanging lunas lamang nito ay kamatayan. Nang makauwi na sa bahay nila si Legazpi, ay muling umusal ng inkantasyon si Lolo Indo. Sa pagkakataong iyon, ay upang tuluyan ng utasin ang aswang ng mamabarang na si Mang Jose. Inutusan niya ang gabay ng anting-anting ng San Miguel upang tuluyan na ang sukab na matanda. Napangiti si Lolo Indo nang ilang minuto lang ay tagumpay na bumalik ang kanyang gabay. Samantala, ilang buwan din muna ang lumipas bago tuloy ang sumuko ang katawan ni Legazpi. Pumanaw ito sa edad na 21. Nalulungkot man ay walang nagawa si Lolo kundi tanggapin ang lahat. Masakit din sa kanya ang mawala ng kaibigan. Marahil ay ganito rin kasakit para kay Manong Antoy ang pagkawala ng matalik nitong kaibigan. Nalaman din kasi ni Lolo na kulam ang ikinamatay ng kaibigan nito at hindi bangungot tulad ng pagkakaalam ng iba. At ito ay kagagawan din ng aswang na si Mang Jose. Hanggang dito na lamang po ang kwento ni Legazpi. Maraming salamat na lang kay Lolo Indo at nawakasan niya ang ganitong kalakaran ng masamang nilalang sa mundo. Sa mga gilo ko pong taga-subaybay, ako po ay lubos na nagpapasalamat at nagkaroon ako ng ganong lolo. Bilang apo ng isang supremo, ay sadyang nakakataba ng puso. At muli po, ako po ang inyong lingkod, Maestro Dikong, o mas kilala sa pangalang Lester Wright. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito ay kilabot ng misteryo.